Hello mga ihos, mga ihas, mga sis, and mga brad. Welcome to my channel. So, ang gagawin natin ay coffee jelly, and these are the ingredients. We also need bowl, spoon, syempre, ang Mr. Kulaman, and this is unflavored. So, makikita nyo, yun ang kailangan natin. We also need Nescafe Classic. This is 2 pumps. So, ito yung mga nabibili sa mga tindahan. So, we only need 3. And also, cheese. So, kinuha ko Eden. And this cream, all-purpose cream. We also need condensed milk. So, binili ko yung cowbell. Mura lang. And, of course, water. We also need sugar. So, ito yung washed. Let's start! So, yung Mr. Gulaman, buksan lang natin. And then, salin na natin sa bowl. There. And then ang susunod natin idagdag ay yung coffee. So, we have 3 sticks of coffee. So, yung tatlong sachets, yun ay ilalagay natin together with the gulaman. So, kupit lang. And then, salin na natin dito sa bowl. So, tatlo lang yung kailangan natin na sticks ng coffee. So, busan lang natin to. Buhos lang ang tatlo. Pangalawa na. And then, the last stick ng coffee. There you go. So, you just need to add in sugar. So, 1 tablespoon, 2 tablespoons, 2¾. Siguro depende na lang yun sa ano nyo, sa panlasa nyo. Ako kasi medyo gusto namin yung medyo mapait-pait. So mix lang natin. And then we just need to add in 1/2 mug of water. Done everything. So mix well until madissolve yung coffee, add jelly and sugar. Mix lang tayo na mix at madissolve din ang mga dry ingredients plus water. And then, magpapakulo tayo ng water. Kulo niya, hinaan na natin yung apoy. And then, we'll be adding in our mixture of gulaman, coffee, sugar, and water. So, haluin lang natin mabuti. Halo lang tayo ng halo, mga ihos-ihas. Sa kumulo ito ng ganito. Salin na natin sa isang container. Kung makikita nyo, umuusok pa siya. Pero isinalin ko dito kasi safe naman tong container na to. Hindi siya basta-basta nababasag. Then it sit for a while, for 30 minutes hanggang sa mabuo. Tayo ng cheese. So, gumamit ako ng mga 1/3 nung
isang buong cheese. So, cut lang natin siya. I-dice lang natin siya ng, sa amin kasi ng ganito. So, we prefer ganito kaliliit. So, yan. Hiwa lang natin. Hiwain natin ng maliliit. Pwede naman yung hindi siya lagyan ng cheese. Pero, I prefer na may cheese. Kasi nababalance na yung pagkatamis nung jelly. So, yan. Hiwain lang natin. And after nating mahiwa, set aside muna natin. So, yan. So, ang paghahaluin natin ngayon ay ang ating liquid ingredients, the all-purpose cream, and the condensed milk. So, ilagay natin sa bowl ang all-purpose cream. And then, after natin ilagay ang all-purpose cream, we'll be putting in the other liquid ingredients, which is the condensed milk. Paghahaluin natin siya. Sila pala. So, imi-mix natin yan. Medyo mabagal lumaglag yung condensed milk. And then, we will be mixing these two using the electric hand mixer. Mas gusto ko kasing ginagamitan ng mixer para mas mahalo mabuti. Tsaka medyo increase natin yung level netong cream and all purpose. Nakita ko lang sa YouTube. Pero mas mamimix kasi mabuti. Pero pwede na makaluin lang ng kutsara o tinidor if you want. Pero ganito yung ginawa ko. Parang kumbaga parang pinapaalsa ko yung all purpose at tsaka itong condensed milk. Parang nakita ko lang kasi sa YouTube. So, manggagaya, ayun. So, mix lang. Mix lang siya na mix. Jelly. Ayan, matigas-tigas na siya. So, pwede nang hiwain. Kita nyo, matigas na. Ihiwain na natin siya. So, yung paghihiwa nyo, depende sa gusto nyo. Ako kasi, kagaya nyo sa cheese, mas gusto ko yung maliliit. Hindi ko alam kung bakit mas prefer ko yung maliliit. Pero, ayan, hiwain na natin. Makikita mo, lalaki pa, diba? Ihiwain ko pa kasi yan. So, hiwain ko muna na malalaki. Then, I'm gonna get, kasi medyo makapal to eh. So, kailangan pa nating hiwain pa ulit. Kasi kung hihiwain ko lang ng horizontal tsaka vertical, malalaki ang hiwa. So, kunin natin yung isang slice na nagawa. Dalawhin na natin. Para mas madali. Pero ang hirap niya. Yan. So, papakita ko lang sa inyo kung paano ko hihiwain yung jelly ng mas maliliit na slice, na dice. Or ita-dice ng mas maliliit. So, yan. Hiwain lang muna natin ng ganyan. Then, kita mo manipis na yung slice niya. Kita mo yung isang slice. Hihiwain ko pa rin yan kasi mas gusto ko talaga yung mas maliliit. Ganyan lang. Hiwain lang ng mga ganyang slices. Kita mo maliliit, diba? Mas gusto ko kasing kagatin ng ganyan. So, hiwain lang natin lahat ng ganyan. So, again, yung sizes depende sa inyo. So, pwedeng mas malalaki. Sa amin, mas maliliit.
So yun na yung mga nahiwang jelly at i-add na natin ngayon yung mixture ng liquid ingredients natin. So yan yung condensed milk plus the all-purpose cream. So add lang natin. Sa amin gusto rin namin mas maraming cream. So mas masarap. Hindi pong lunod na lunod. Actually dapat talaga malunod to eh. Tcharan! Yan ang ating coffee and jelly. So pwede nyo na siyang ilagay sa ref para mas masarap kainin kasi malamig. So again, thank you for watching. Please like and subscribe.